evening sa inyo mga master, no? So mayroon tayong dalawang topics for tonight, no? Una sa lahat, magkagawa tayo ng enclosure na merong live plants at saka merong kumbaga parang semi-bioactive, sabi nila, no? Kasi meron tayong naglalagay tayo ng springtails, live plants, and live bacteria. So ang pangalawang topic natin, siyempre kung paano i-rehouse natin tong ating marshalii o ang straight horned baboon, no? Kawawa naman siya, oh. No, every time kasi na nagbubukas tayo at nag-feed, no, nasisira yung bahay niya. Ayan, no? Tsaka yung activity niya, guys, mga master, heavy waver. So napakaliit niya na sa enclosure niya. So yung ginawa ko naman enclosure ngayon, yung gagawin natin enclosure ngayon, medyo malaki. So para mas matagal, no? Mas matagal siya makapagsettle, hindi nasisira yung setup niya, no? Takpan muna natin, guys. So gagawa muna tayo ng enclosure. Okay. Ano-ano bang kailangan natin, guys, no? Siyempre, kukuha tayo ng mga plants, no? Pampaganda, dekorasyon lang naman 'yan. At the same time, dito siyang mag-anchor, no? Rustic para hindi niya agad sirain yung setup. Yung mga cork bark, pwede namang mag-improvise tayo, no? Sa mga punong sira dyan, bali-baliin natin, no? Kuhain natin yung balat, no? Maganda na yan. So goods na tayo dyan, no? Siyempre para mas maganda, ito yung sinasabi natin na live plants, no? Maglalagay tayo ng kaunting-kaunti lang, no? Pwede natin trim yun pag medyo lumalaki na sila. Siyempre, huwag nating kakalimutan ang springtails, no? Para yung kanyang enclosure is free from molds and mites. Siyempre, yun ang kakain, no? Ngayon, so, gagawin natin ang kanyang enclosure ngayon. Okay, start! Tanan! Okay, ito na po ang enclosure para kay marshalii natin. Focus natin, marshalii, yan! No, naggawa na rin tayo ng pre-baro. Ayun, may konting butas doon sa likod ng cork bark. No? So, yung ang substrate mixtures natin, meron yang garden soil, coco peat, siyempre meron din yung peat moss, tapos yung ito, mga dried plants, leaves, no? Na pitas-pitas lang natin yan. No? No? Depende kung gano'n natin ka-fine. And then yung mga konting light plants yan, yung mga green-green na yan, yan yung mga tutubo dyan na ano, no? Magsisilbing fresh, para fresh siya. So para ma-rehouse natin tong ating marshalii, so kailangan din ng catch bottle. Pero kung wala tayong bote na maliit, pwede mag-improvise. Gawa tayo ng karton. Yan. Pero alam nyo mga master, mas okay sa akin ito, eh, kasi alam niyo mga alaga natin, gustong-gustong pumapasok sa mga madidilim yan. So, para mas madali natin siyang mahuli, no? So, yun ang gagawin natin. Sana, wag siya mag-bolt, no? Ako, mapapahiya ako na yun ito. Mabilis pa naman tumakbo to. No? Yan guys, oh. Pasok lang. Dapat dyan, relax ka lang, ha? Pasok lang guys. Ay, naku, 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 naku. Kumapit, kumapit. Kumapit mga lodi, kumapit. Kapit-kapit. Si. Okay lang naman kumapit, no. Oh, medyo ano siya, no. Medyo galit siya, no. Ayan. Pero ito mga master, no. Kakamolt lang nito, eh. Nagmolt to 2 days ago. Tapos hindi, mga 3 days ago, tapos pinakain ko na rin siya. Kasi alam niyo, pag nilipat natin siya sa bagong enclosure, hindi pa yan magsisettle, eh. So hindi siya makakakain agad, magugutuman siya. So, kailangan talaga natin siyang pakainin. Ayan. Pasok ka na dyan, kuya. Ayan na, konti lang yan. O, diba? Uy. Uy. Ayan na. Ayan siya. Ang laki ng puwit. Mga 2 inches pa lang naman to, master, no? Itong enclosure niya sobrang laki. Kasi heavy waver naman tong kapatid natin na to, eh. Natin, no? Yan, dito ka sa pre-baro mo, no? Katatakbo. Oy, no, katatakbo. Huwag ka mga katakbo. Ay, lumabas. Yan na, nasa kuweba na siya. Ay,
Hindi pala brush yung nagamit ko, no ba yun? Kawawa naman. Yee-chee-chee! Yan, sige na, dyan ka na. Yes, di nag-bolt, nakisama. Diba? Kasi busog. Okay, yan na siya. Nasa, uy, sarado na natin. Eligates. Eligates. Hey guys, sana guys, meron kayo natutunan sa simpleng enclosure natin, DIY, at sa pagre-rehouse natin. Ayan siya. Ang laki ng bahay. Again guys, hindi tayo expert, hindi tayo mga master dito. Beginner lang tayo, mga master, no? Pero kaya ko lang siya ginawang malaking enclosure. Kasi alam nyo, mga master, no? Yung tarantula, sanay sa wild yung mga yan eh. No? So yung mas malaki pa nga dyan, kung tutusin, mas malaki pa dito yung bahay nila. Pero marunong sila mag-hunt. So why not, bigay natin sa kanya yung pinakamagandang enclosure na kung saan pwede siyang magliwalyo, no? Gumawa ng bahay, mag-web kung saan-saan dyan, no? Gawa siya ng anchor, matuto siya mag-hunt ng sarili niya, no? Mga next videos natin, papakita ko kung paano maglagay ng feeders na hindi mo siya susubuan, no? Hahayaan mo siyang mag-hunt. Exciting, medyo baka mainip lang kayo, no? Okay guys, bye-bye!